Nakaraos na ang buong maghapon at sumapit na muli ang gabing ito. Ang kapaguran ng ating mga katawan ay muli nang maiibsan. At sa kapahingahang ating inaasam ay ating isama ang ating puso at diwa sa pamamagitan ng paglalagak ng ating buong pagkatao sa presensya ng ating Diyos. Yakapin natin sa pamamagitan ng ating puso't isipan ang mga sandaling kasama natin ang ating Diyos na mapagmahal at mahabagin. Iwaksin natin ang anumang kaabalahan mula sa ating isipan. At ilagak natin ang anumang kabalisahan sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Upang ang gabing ito ay maging banal, maganda at mapayapa, manalangin tayo na may isang puso at diwa. Panginoon naming Diyos, sa paglapit namin sa iyo sa gabing ito ng mga pagbasa at mga panalangin, naway itanglaw mo sa amin ang iyong mukha. Gabayan mo ang aming mga buhay ng iyong mga banal na aral at pakinggan mo nawa ang aming mga dalangin. Balutin mo ng iyong pagpapala ang mga sandaling ito at malawalhati ka nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanata 9, simula sa talatang 8. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, "Ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para palipol ang mundo." At sinabi pa ng Diyos, "Bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod ninyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng baghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, na hindi ko nalilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang baghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo." Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, "Ang baghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo." Aming Diyos, tapat ka sa iyong mga pangako. Kaya naman pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa bawat pangako na iyong binitiwan sa amin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Dakila kang totoo, aming Diyos, dahil ang mga pangako mo ay nagdudulot ng pag-asa, kalakasan at buhay para sa amin. Patibayin mo ang aming pananalig sa iyong mga pangako sa pamamagitan ng pag-aalala sa krus ng aming Panginoong Hesukristo na siyang daluyan ng iyong mayamang pagpapala. Amen. Awit 25, mga talata 1-10. Panginoon kong Diyos, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala. Huwag niyo pong hayaan na mapahiya ako at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo. Ang sino mang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan, ngunit mapapahiya ang mga traidor. Ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran.
Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan, dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasahan. Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula pa noong una. Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig, alalahanin niyo ako, pero huwag ang mga kasalanan at pagsuway ko mula pa noong aking pagkabata. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon. Kaya tinuturuan niyo ng inyong mga pamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan niyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Panginoong Hesus, biyaan mo ang aming puso't isipan ng iyong katahimikan at kapayapaan sa gabing ito. Ipaalala mo sa amin ang mga pagpapala mo sa buong maghapon upang ang mga ito ay maipagpasalamat naming lahat sa iyo. Iukit mo sa aming puso ang paggalang at pag-ibig sa iyo, at wala nawang maghihigit na nasahin ang aming mga puso kundi ikaw lamang habang kami ay nabubuhay. Amen. Ang ating ikalawang pagbasa ay mula sa Unang Pedro, Kabanata 3, simula sa talatang 18. Sapagkat si Kristo ngay pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayan niyang spiritual, nangaral siya kahit sa mga Espiritu ng mga taong nakabilanggo, na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyag ang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Si Hesukristo ay nasa langit na ngayon, sa kanan ng Diyos, at pinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Purihin ka, Panginoong Diyos, na lumikha ng araw at gabi. Sa iyo ang pasasalamat at kalawalatian sa gabing ito at sa magpasawalang hanggan. Salamat, aming Panginoon, sa mapagpalang araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa bawat bagay na aming tinanggap at tinamasa mula sa iyong kabutihan. Higit sa lahat, salamat sa pananatili ng iyong presensya sa aming mga puso. Tunay nga na niluluwalhati ka namin sa gabing ito. Purihin ka, aming Diyos, sa sandaling ito at magpakailanman. Amen. Ang ating pagbasa mula sa Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, simula sa talatang 9. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth na sakop ng Galilea at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit
at bumaba sa kanya ang banal na espiritu tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." At noon din ay pinapunta siya ng banal na espiritu sa ilang. Natili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ng magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita." Mabiyayang Diyos, yamang kami nagagalak sa iyong mga pagpapala. Nagtitiwala sa iyong mapagmahal na pagkalinga para sa lahat. Aming idinudulog sa iyo ang aming mga dalangin. Dumudulog kami sa panalangin para sa aming daigdig, para sa pagkakaroon ng pandaigdigang pagkakasundo ng bawat bansa, para sa mga bansa na dumaranas ng lubang kahirapan at pangangailangan na sila ay lingapin ng mga mayayamang bansa. Aming Diyos na mayaman sa biyaya, dinggin mo ang aming mga dalangin. Dumudulog kami sa iyo, aming Diyos, para sa aming bansa, para sa tunay na pagkakaisa ng mga namumuno sa aming bansa, para sa mga naging biktima ng kalamidad, trahedya at krimen na sila ay lingapin mo at ipadama mo na ikaw ay nariyan sa kanilang tabi. Aming Diyos na mayaman sa biyaya, dinggin mo ang aming mga dalangin. Dumudulog din kami sa panalangin para sa iyong iglesia, para magkaroon ng uhaw sa iyo ang bawat Kristiyano at sila ay totoong mawala ng gana sa mga makamundong bagay at gawain, para sa isang pamumuhay na lagi mong inaasahan para sa amin. Aming Diyos na mayaman sa biyaya, dinggin mo ang aming mga dalangin. Amin ding itinataas sa iyo, aming Diyos, ang mga naglalako ng mga paninda sa mga kalsada, ang mga kolektor ng basura, at ang mga nagwawalis ng mga dumi sa mga kalye. Pagpalain mo sila at iyong ingatan mula sa anumang panganib. Bigyan mo sila ng kalakasan upang magampanan nila sa bawat araw ang kanilang mga mamararangal na hanap buhay. Aming Diyos na mayaman sa biyaya, dinggin mo ang aming mga dalangin. Idinudulog din namin sa iyo ang bawat isa na mayroong iniiyak mula sa kanilang puso. Yakapin mo sila ng iyong pag-ibig at ipadama mo sa kanila ang iyong pagkalinga. Tumugon ka nawa sa kanilang mga daing at itanglaw mo sa kanila ang iyong liwanag na nagbibigay pag-asa sa bawat mong nalikha. Aming Diyos na mayaman sa biyaya, dinggin mo ang aming mga dalangin. Sa pagkakataong ito, aming Diyos, aming inadalangin ng isang tagapakinig na may kahilingan na siya ay matanggap sa trabaho na kanyang ina-applyan. Bigyang katugunan mo ang kanyang kahilingan para sa iyong kaluwalhatian at sa kanyang kagalakan. Aming Diyos na mayaman sa biyaya, dinggin mo ang aming mga dalangin. At kung paano itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo ang panalangin ito, tayo nga ay manalangin ngayon. Ama naming nasa langit, igalang nawa namin bilang banal ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw-araw.
at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok. Sa halip ay ligtas mo po kami mula sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Pagpalain at ingatan nawa kayo ng Panginoon. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Ating purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos.